Darating na po ang buwan ng Setyembre at Burr Months na isang senyales na ilang buwan mula ngayon ay muling boboto ang Estados Unidos na magiging bagong pinuno ng kanilang bansa. Buwan ng Hulyo na nagpahayag si US President Joe Biden ng kanyang pag-atras sa karera ng pagkapangulo, kung saan ay na-endorse nito si Vice President Kamala Harris. Matatanda ang noong June nang nagkaharap sa stage sina Biden at former US President Donald Trump sa isang debate. At itong Martes ay naganap na ang pinakaaabangang pagharap ni Republican Presidential Candidate Trump at Democratic Presidential Candidate Harris sa isang 90-minute presidential debate. Bago po natin simulan ay bibisitahin muna natin ang naging pamantayan sa debate ng dalawang kandidato. Ayon sa moderators, pinagkalooban nila ng dalawang kandidato ng 2 minuto para tumugon sa mga tanong. Binigyan din na ang mga kandidato ng 2 minuto para sa rebuttal at 1 minuto naman para sa follow-ups at clarifications. Hindi naman pinayagan ng mga moderators na maghanda ang mga kandidato ng mga pre-written notes para sa debate. Sinimulan ang debate sa tanong ng moderator kay Harris hinggil sa ekonomiya ng bansa at patungkol sa kakayahan nito na palaguin ito. Sinagot ito ni Harris na plano niya ang pataasin ang tax cuts sa mga middle class families hanggang sa $6,000. Plano rin ni Harris na pagkalooban ng 50,000 tax deduction ang mga startup businesses. Giit pa ni Harris sa sinabi ng mga ekonomista sa Estados Unidos na ang sales tax ng kampo ni Trump ay nagre-resulta sa pagbayad ng tax cuts ng mga middle class families sa mga mayayaman na tao. Dahil anya dito ay naging $4,000 lamang ang naging tax cuts sa mga middle class families sa kasalukuyan. Pagkatapos nito ay pinabulaanan ni Trump si Harris na wala itong sales tax. Sinabi rin ni Trump na kumukuha ang Estados Unidos sa taripa nito sa ibang bansa. Isang halimbawa ni Trump dito ay ang nakolektang taripa ng administrasyon niya mula sa China. Ipinagmalaki naman ni Trump na walang naging inflation sa kanyang termino kung saan ay sinisipan nito ang mga migrants na pumapasok sa kanilang bansa. Is we have inflation like very few people have ever seen before, probably the worst in our nation's history. We were at 21%. They are taking over the towns. They're taking over buildings. They're going in violently. These are the people that Xi and Biden led into our country, and they're destroying our country. They're dangerous. They're at the highest level of criminality. And we have to get them out. We have to get them out fast. I created one of the greatest economies in the history of our country. I'll do it again and even better. Agad namang umawat ang moderator sa naging tugon ni Trump kay Harris dahil patungkol sa ekonomiya ang paksa at hindi sa immigration and border security. Binigay naman ang moderator kay Harris ang hapag upang tumugon ito sa pasaring ni Trump sa kanya. I would love to. Let's talk about what Donald Trump left us. Donald Trump left us the worst unemployment since the Great Depression. Donald Trump left us the worst public health epidemic in a century. Donald Trump left us the worst attack on our democracy since the Civil War. Umapela si Harris sa mga sumusubaybay sa debate kung saan tinawag niyang isang delikadong plano ang Project 2025 ng dating Pangulo. Sa bahagi ni Trump, sumagot itong scripted ang binitawang salita ni Harris laban sa kanya. Inakusahan naman ni Trump si Harris na wala talaga itong plano para sa gobyerno para pababain ang buwis. Sunod namang tinanong na moderator kay Trump kung sa tingin niya ay kakayanin ba ng mga Amerikano ang mataas na presyo ng mga bilihin sa pamamagitan lamang ng taripa? Aba, isagot po ng dating presidente, hindi tataas ang presyo ng bilihin sa Estados Unidos kundi sa China lamang. Sa halip na sagutin ang tanong ng moderator ay mapapansing nakatuon si Trump sa kanyang pulisiya sa taripa ng kanyang administrasyon. Not going to have higher prices. What's going to have and who's going to have higher prices is China and all of the countries that have been ripping us off for years. I was the only president ever
China was paying us hundreds of billions of dollars, and so were other countries. And, you know, if she doesn't like them, they should have gone out and they should have immediately cut the tariffs. But those tariffs are there 3.5 years now under their administration. Bumuelta naman itong si Harris laban kay Trump. Sinabi ni Harris na nagresulta sa trade deficit ang ginawang hakbangin ng administrasyon ni Trump. Anya, kasalanan umano ng administrasyong Trump na palawigin at maging modernize ang militar ng China dahil sa pagbenta umano ng Estados Unidos ng chips sa mga ito. Giit pa ni Harris, dapat harapin ni Trump ang hinggil sa COVID. Inakusahan ni Harris si Trump na natuwa ang dating pangulo sa ginawa ng China para kumalat ang COVID. Mula rito ay inakusahan naman ni Trump si Harris na wala itong polisiya. Tinawag din ang dating pangulo si Harris na isang Marxist. First of all, they bought their chips from Taiwan. We hardly make chips anymore because of philosophies like they have and policies like they have. I don't say her because she has no policy. Everything that she believed 3 years ago and 4 years ago is out the window. She's going to my philosophy now. In fact, I was going to send her a MAGA hat. She's gone to my philosophy. But if she ever got elected, she'd change it. And it will be the end of our country. She's a Marxist. Everybody knows she's a Marxist. Dumako naman po tayo sa immigration and border security. Tinanong ng moderator kay Harris kung paano susolusyonan ni Harris ang pagpapababa ng bilang ng mga migrants na illegal na pumapasok sa border mula Central America. Sinabi rin ng moderator na bakit pa pinaabot ni Biden ang buwan ng June para gumawa ng hakbang para labanan ito. Tugon naman ni Harris na mayroon itong sinuportahang panukala para sa border security. Sinabi nitong matagal na itong isinusulong ng US Congress, subalit hinarang lamang ito ni Trump. Donald Trump got on the phone, called up some folks in Congress and said, kill the bill. And you know why? Because he'd prefer to run on a problem instead of fixing a problem. Biglang nagpatama naman itong si Harris na parang binibitag ito para sumagot laban sa kanya. Sinabi ni Harris na kung ano-ano ang binabanggit ni Trump sa mga rally ng dating pangulo. Saad ni Harris na sinasama ni Trump sa kanyang mga rally ang mga naratibo tungkol sa fictional na karakter na Hannibal Lecter at nagdudulot umano ng cancer ang mga windmills. Giit po ni Harris na mula rito ay maraming nababagot at nawawala ng gana para sumabaybay kaya umaalis na lamang daw ang mga ito sa rally ni Trump. Sa bahaging ito ay sumagot naman itong si Trump. Giit ng dating pangulong walang dumadalos sa mga rally ni Harris. Pasaring ni Trump na binabayaran umano ni Harris ang mga tao para dumalo lamang sa mga rally nito. Mula rito ay napunta na ang naratibo ni Trump sa kakaibang mga paksa katulad ng pagkain umano ng immigrant community sa Springfield, Ohio na mga pusa at aso. Dito muling umawat ang moderator at pinabuluanan ang mga sinasabi ni Trump. I just want to clarify here, you bring up Springfield, Ohio, and ABC News did reach out to the city manager there. He told us there have been no credible reports of specific claims of pets being harmed, injured, or abused by individuals within the immigrant community. Well, I've seen people on television. Let me just say here, this is the people on television say my dog was taken and used for food. So maybe he said that, and maybe that's a good thing to say for a city manager. I'm not taking this from but television. But the people on television saying their dog was eaten by the people that went there. Again, the Springfield city manager says there's no evidence of that. Vice President. Sunod naman na tinanong ng moderator si Trump kung gagamitin ba ng dating Pangulo ang National Guard sa deportation ng mga illegal immigrants. Kaagad na nilinaw ni Trump na gagamitin niya ang mga local police para ma-deport ang tinatayang 11 million undocumented immigrants sa Estados Unidos. Tinanong naman ang moderator kung paano ito isasagawa ng local police at ang sagot ni Trump, door to door. Paliwanag ni Trump ay dapat tularan anya ng Estados Unidos ang ginagawa ng Venezuela kung saan ay sinusupil nito ang mga kriminal sa mga lansangan. Giit pa ni Trump, mababa ang criminal rate ng Venezuela dahil sa direktibang ito. Sa kabilang banda ay pinabulaanan naman ni Trump ang Federal Bureau of Investigation o FBI kung saan ay mga hindi umano totoo ang mga iniulat nito. Ilang halimbawa raw nito ay ang mga bilang ng mga nalikhang trabaho ng ahensya.
Sa usapin naman na hinggil sa Israel-Hamas war, tinanong ng moderator si Harris kung paano mariresolba ng Vice Presidente ang suliranin ng dalawang puwersa kabilang na rito kung paano maiingatan ang mga nabihag ng Hamas. Bago sagutin ni Harris ang tanong, ay muling umapila siya sa mga manonood. Dito po ay mapapansin na parang may strategy itong si Harris na hikayatin ang mga sumusubaybay sa debate, at ito ay sa pamamagitan ng pagbitaw ng mga compelling na mga salita bago ito sumagot. Well, let's understand how we got here. On October 7, Hamas, a terrorist organization, slaughtered 1,200 Israelis. Many of them young people who were simply attending a concert. Women were horribly raped. And so absolutely, I said then, I say now, Israel has a right to defend itself. We would. And how it does so matters. Because it is also true, far too many innocent Palestinians have been killed. Children, mothers. What we know is that this war must end. It must end immediately, and the way it will end is we need a ceasefire deal and we need the hostages out. Nangako naman si Harris na pagkakalooban nito ng seguridad ng Israel at Palestine sa pamamagitan ng two-state solution para muling itayo ang Gaza. Sa bahagi naman ni Trump ay kaagad nitong sinabi na kung siya ang magiging presidente, hindi raw magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng puwersa ng Israel at ng Hamas, gayon din anya sa pagitan ng Ukraine at ng Russia. Giit po ni Trump na kilala raw siya ni Putin. Naniniwala rin si Trump na kaya nitong solusyonan ang mga giyera sa Middle East. Anya, sa administrasyon niya ay walang naging problema sa Iran dahil nagipit ni Trump ang mga ito. Pinabulaanan naman nito ni Harris at binalaan na huwag magsinungaling itong si Trump sa debate. Sinabi ni Harris na mahina umano si Trump sa usaping national security at foreign policy. Dito, muling hinikayat ni Harris ang mga sumusubaybay na dapat piliin ang mga ito na maging presidente ang hindi makukonsiderang mahina sa national security at malakas din sa aspeto ng pagtataguyod at pagrespeto sa militar ng Estados Unidos. Muli namang binalikan ng moderator si Trump at tinanong ito kung paano mapapatigil ng dating Pangulo ang digmaan ngayon sa Ukraine. Ipinagmalaki ni Trump na magaling siya sa negosasyon. Anya, naniniwala ang dating Pangulo na kaya niyang makipag-usap kina Zelensky at Putin na itigil na ang giyera doon. Tanong naman ng moderator kay Trump kung naniniwala ang dating Pangulong nakadepende sa Estados Unidos ang pagkapanalo ng Ukraine sa giyera. Sagot ni Trump, interes ng Estados Unidos na itigil ang giyera ng Russia at Ukraine kung kaya dapat maisulong ang isang negosasyon. Subalit para naman kay Harris, naniniwala itong matatalo ang Ukraine kapag mauupong Pangulo itong si Trump. Giit ni Harris na nakipagkita siya kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky bago ang pag-atake ng Russia sa Ukraine. Sa bahagi naman ng healthcare, tinanong na moderator si Trump hinggil sa adhikain itong palitan ng Affordable Care Act o kilala sa tawag na Obamacare. Tinawag ni Trump na isang pangit na healthcare system ang Obamacare. Giit ng dating Pangulong dapat palitan ito dahil mahal at magastos ito para sa mga Amerikano. Anya, papalitan ni Trump ang naturang healthcare system ng mas mura, abot kaya, mas magandang sistema para sa Estados Unidos. Sa panig ng Vice Presidente naman po, naniniwala naman si Harris na marapat na mapanatili at pagandahin na lamang ang Obamacare. Giit ni Harris na kung mawawala ang Obamacare, ay makikinabang ang mga pribadong insurance companies. Anya, hindi umano pinapayagang makakuha ng insurance ang mga taong may pre-existing conditions. Naniniwala si Harris na mas mainam ang government health insurance kaysa sa mga private health insurance. Samantala, sa bahagi naman ng usaping climate change, tinanong ng moderator si Harris kung paano ito lalabanan ng Vice Presidente. Subalit bago sagutin ay nagpasaring si Harris hinggil sa paniniwala ni Trump na hindi totoo ang climate change.
Dito na sinimula ni Harris ang pagbaliktanaw sa kanyang nakamit sa kanyang panunungkulan bilang vice-presidente sa administrasyon ni Biden. Pinabulaanan naman ni Trump ang pahayag ni Harris na nakapaglikha ito ng higit 800,000 manufacturing jobs. Giit ng dating Pangulo, sa halip na madagdagan ay nabawasan pa daw ito ng nasa 10,000 mga trabaho. Anya, nagtayo umano ang administrasyong Biden ng mga planta na pagmamayari umano ng China kung saan ibebenta naman ito sa Estados Unidos. Inakusahan naman ni Trump si Biden na wala sa debate na ibinenta raw umano nito ang Estados Unidos sa ibang bansa. Sa punto pong ito, mapapansin natin na malakas ang banat ni Trump mula sa mga pasaring at akusasyon nito hanggang sa mga pangako nitong pagbabago. Pero kay Harris na iba ang estilo kung saan ay maaaring maituring na nangangampan niya pa rin ito kahit na nasa debate. Mula sa mga panghihikayat ng vice-presidente hanggang sa mga banat para pabulaanan ang dating Pangulo. Ngayon, ano naman kaya ang mga binitawang mga salita ng dalawang kandidato sa pagkapangulo ng Estados Unidos? Para kay Harris, naniniwala siyang may ambisyon at patutunguhan ang kanyang pamumuno kaysa kay Trump. Giit ni Harris na intensyon itong lumikha ng isang oportunidad para sa ekonomiya ng Estados Unidos para manghikayat ng mga mamumuhunan sa mga maliliit na businesses, matulungan ang mga pamilya at maingatan ang mga senior citizens ng US. Pangako ni Harris kung siya man ang mauupo bilang bagong pangulo ng Estados Unidos ay sisiguruhin niya na mapoprotektahan ang fundamental rights at freedom ng isang Amerikano. Nais din ni Harris na muling ibangon ang Estados Unidos sa pamamagitan ng pagpuhunan nito sa sambayan ng Amerikano. Pero sa panig ni Trump, sa halip na magbigay siya ng pangako, ay binanatan niya si Harris at nagbigay ng isang wake-up call para sa Estados Unidos. Giit po ni Trump na ang mga pangako ni Harris ay mapapako lamang. Anya, ang kalagayan ng US ay patuloy na lumulubha kahit na nakaupo si Harris bilang vice-presidente ngayon. Tinukoy ni Trump na nagsisilbi si Harris sa mga Amerikano sa 3.5 years, pero marami mga problema pa rin ang hindi nito na isasaayos. Paliwanag ni Trump na isang failing nation ang Estados Unidos dahil sa kagagawan umano ni Harris at ni Trump. Banat ng dating Pangulo na lahat ng nagsimulang anya sa kanyang administrasyon ay nabaliwala dahil kay Harris. Kaya, kung naniniwala si Trump na si Biden ang the worst president at si Harris naman ang the worst vice president sa kasaysayan ng Estados Unidos. Kung tatanungin kung meron pa bang second round, ay hindi na po ito magkakaroon. Matapos ang debate, ay sinabi ni Trump na hindi na siya haharap muli kay Harris sa isa pang round. Giit ni Trump na nanalo siya sa debate laban sa vice-presidente. Subalit patuloy pa rin ang hikayat ng kampo ni Harris kay Trump na sumalang pa ito sa isa pang debate. Kung pumayag man itong si Trump, ay posibleng matuloy ang October 1 debate ng dalawa. Samantala, nagpahayag naman si Elon Musk hinggil sa naging debate ng dalawa. Sa isang social media post, sinabi ni Musk na hindi patas umano ang trato ng mga debate host kay Trump. Sa hiwalay na post, nagpasaring si Musk laban kay Harris kung saan dapat may ginagawa na raw ang vice-presidente na pagbabago dahil siya anya ang in charge sa gobyerno dahil sa madalas sa pag-absent umano ni Biden. Matatanda ang na-endorso ni Musk si Trump kapalit ng pwesto sa government commission. Sa huli, alam natin na ang bawat mga individual ay may sariling opinyon sa pagtalakay ng mga panlipunang suliranin, lalo na kung ito ay mga magiging susunod na pangulo ng isang bansa. Ang mga botante ang may kapangyarihan na iluklok ang kanilang pinuno na sa tingin nila ay magiging susi para maresolbahan ang mga problema sa kanilang estado. Kung sino man po ang iboboto ng mga Amerikano bilang kanilang pinuno, mahuhusgahan ba natin sila sa naging takbo ng kanilang mga puso?
pero maging responsable sana sila sa pagpili ng kanilang mga pinuno dahil posibleng maapektuhan din ang alyansa ng Estados Unidos at ng Pilipinas, lalo pang pwedeng maapektuhan ang kapayapaan hindi lang po sa ating bansa, kundi maging sa Indo-Pacific region.